Walang pinipiling edad ang tagumpay. Nawalan man ako ng katuwang sa buhay, hindi naman ako nawala ng pag-asa. Ako po si Soledad Orpilia, 58 years old. May dalawang anak, may siyam na apo. At sa dalawang apo ko po, kami po ang nangalaga simula bata hanggang ngayon. Pangangalaga ko pa rin po sila. Nabubuhay po kasi asawa ko. Isa lang po kung may bahay. Ginagampanan ko po ang pagiging isang ina at asawa. Hindi niya po ako pinagtatrabaho hanggang sa magkaroon siya ng karamdaman. High blood niya po, stay put na po sa stage 2. Nagkaroon po siya ng loss. Nagkaroon po siya ng diabetic. Sa madaling salita po, naging complicated na po siya. Siguro linggo-linggo po yun, nasa ospital kami. Huling punta namin ng ospital, December 24. Inadmit po kami noon. Nawala na po siya sa sarili niya. Pag-iisip niya, wala na talaga. Kundi pangalan ko na lang po ang binababanggit niya. Dating po ng ospital, wala na siya. Binubuhat na po namin siya. Kumuha kami ng emergency. Kumuha kami ng rescue. Ayaw niya po sumunod. Hindi ko pa po matanggap kasi parang pinagsaklob po kami dahil namatay ang nanay ko na October 12, 2014. Namatay ang asawa ko ng December 31. Pero pilit pa rin po akong tumayo kahit ano pong pinagdanasan namin. Nag-adjust po ako sarili ko. Noong una po, ako po ay isang nangangalaka lamang. At nagtitinda rin po ako ng banana queue. Doon ko po kinukuha lahat ang aming pang-araw-araw na gastos, pagpaaral ko sa mga apo ko. Sa pagsisikap ko, natataguyod ko ang aming pang-araw-araw na buhay. Binigyan ako ng pagkakataon ng Dutchville Delight. May lumapit po sa akin. Inoperan niya po ako. Ang sabi naman po sa akin, wala ho kayong ilalabas na puhunan. Meron ho kaming paunang paninda sa inyo ibibigay. Yun po, tinanggap ko na hanggang ngayon naman po pinagkatiwalaan at dinadala ko rin po yung tiwalang binigay nila sa akin. Nag-start po ako ng 2018. Siyempre po, first time ko, nahiya po ako magtinda dahil wala po akong alam sa diskarte. Natutunan ko dahil nagkaroon po kami ng seminar kung paano kumita ng maganda at lumaki ang kita mo, sipag at tiyaga at diskarte, na hanggang ngayon po, kumikita na rin po ako na maganda. Ang katangian po na nakita ko kay Nanay Soledad po is, isa na po yun yung masipag siya. Talagang yung trabaho po niya is mahal niya. Gusto niya po yung ginagawa niya. Kaya hindi po imposible na makakapag-hit po siya ng incentive. Meron po ako weekend na kumikita po ako ng 600. Incentive ko, nakakuha po ako ng 4-5. Pinakamataas na nakuha ko po 6-5. Papasalamat po ako kasi nakapagpundar na rin po ako at napapag-aral ko yung mga apo ko. Nakapagpundar po ako ng dalawang e-bike at higit sa lahat po, nakapagpatapos na rin ako ng isang apo. Naibsan po yung kalungkutan ko sa yumao kong asawa. Nakakapagpaaral ako ng apo nang dahil sa kita ng delight. At higit sa lahat, natutugunan ko lahat ang pangangailangan namin. Sa dulong-dulo po ng area ko, kakaliwa po ako ng Bitok Rescue Station kung saan doon po nakalagak ng asawa ko. Ano man pagod ang dinanas ko sa pagtitinda, pupuntahan ko po yung puntod niya. Ang tanging hinihiling ko sa asawa ko, gabayan mo pa ako para sa mga apo natin. Hindi ko ito papabayaan. Ipinapayo ko po sa inyo, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kaya po natin to kahit wala po tayong katuwang. Basta po ang mahalaga, meron po tayong pinanghahawakan ng lakas. Sa edad na 58 years old, nagawa ko makamit ang mga layunin ko sa buhay para matugunan ko ang pangangailangan ng aking pamilya. Lalong-lalo na ang aking mga apo kahit ako'y mag-isa na lamang. Walang pinipiling edad ang tagumpay. Kailangan mo lang ng tiyaga, huwag ka lang mawawalan ng pag-asa.